Walong araw bago ang inaabangang undisputed bout sa pagitan ng dalawang unified champion Marlon Tapales kontra sa halimaw ng Japan na Naoya Inoue ay sinagot na ng kampo ng Hapon ang mga kumakalat na balibalita na tuluyan na ngang binasura ng Japan Boxing Commission ang guidelines na ipinadala ng American Boxing Organization ng Las Vegas para sana sa nasabing undisputed bouts ng dalawang unified champion. Dahil ayon mismo sa Tekken promotion ng Japan ay hindi na raw kailangang sundin pa ang boxing guidelines mula Amerika. Dahil ang nasabing undisputed bouts ay gaganapin sa kanilang baluarte sa Japan. Kumbaga, ang sarili nilang versyon ng guidelines mula Japan ang masusunod. Sa madaling salita ay gagawin muli nitong kampo ni Inoue ang ipinagbabawal sa boxing guidelines ng Amerika. At ito ay ang mga sumusunod. Una, sa darating na laban nito kontra Tapales ay papayagan ang kampo ng Hapon. Nabuksan muna ang mga silyadong boxing gloves isang araw bago ito pagpilian ng nasabing Hapon. Pangalawa ay papayagan muli itong si Inoue na magpasaksak ng pain reliever. Agad ito ay may medical clearance mula sa kanyang doktor. Pangatlo ay optional na lamang o hindi na required na kunan pa ng dugo itong si Inoue pagkatapos ng laban kay Tapales. Kumbaga ay kung kargado man itong si Inoue sa mismong araw ng laban ito kay Tapales ay wala nang paraan pa upang ito ay malaman. Dahil base sa boxing rules ng Japan, after pong manalo nitong si Inoue kontra Tapales ay hindi na po ito kailangan pang kunan ng blood samples ng WADA. Pinmay na ang pag-abuso sa paggamit ng pain reliever ng isang atleta ay mahigpit na ipinagbabawal sa Amerika. At ito ay may kaukulang pagkakakulong na hindi higit sa 2 taon. Kumbaga ay sigurado pong arestado itong si Inoue kung ang mga nasabing rules ng Japan ay i-apply nito sa bansang Amerika. Kaya hindi na nakakapagtaka bakit ayaw ng nasabing Hapon na bumalik pa sa Amerika upang lumaban. Sa kaugnay pa rin na balita ay halos 100% ng mga Hapon ng buong kumpiyansang naniniwala na walang laban itong ating kababayang si Marlon Tapales kontra sa kanilang pambatong si Naoya Inoue. At kasabay nito ang lalong tumataas na betting ads pabor sa Hapon na kung saan ay kung tataya nga po ng 1,000 pabor kay Inoue ay mananalo lamang po ito ng 70 pesos. At kung tataya naman po ngayon ng 100 piso pabor kay Tapales ay kikita po ito ng 1,000 piso or 10 times kung sakaling makachamba. Keep in mind na imposible pong manalo via decision itong si Tapales ngayong darating na Disyembre 26 at kailangan pa nitong man-knockout ang nasabing Hapon upang masiguro lamang ang panalo.